Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Martes, ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na maitutubo sa sanlibutan ang karikta ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa ng may pananabik at kagalakan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan, mahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang, nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo.
Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol. Yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit saay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy isyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol sa lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw man ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat na narito sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang laging kasama natin na nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan.
gaano ka po kakumbinsido o gaano ka naniniwala na mahal ka ng Diyos. Isa po sa malaking hamon ngayon sa ating pananampalataya ay yung marami sa atin ang madala sa ibang pananampalataya dahil hindi daw nila maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Gaano po natin karamdam ang pag-ibig ng Diyos para sa atin? O anong sukatan natin na tayo ay mahal ng Diyos? Marami sa atin, malamang, ay tinitingnan ang karangyaan ng buhay o ang mga narating sa buhay, ang mga yaman o mga naipundar o ang mga bagay na mayroon sa pamilya. At tama naman, ang mga bagay na ito'y lahat galing sa Diyos. Pero maganda pong tingnan ayon sa mabuting balita ngayong araw na ito. Habang patuloy nating pinaghahandaan ang pagdating ng Panginoon, yung pakiramdam na gaano tayo kahalaga sa Diyos. Ibinibigay sa atin ng mabuting balita ngayon ang kwento ng tupa na nawala at kung paano siya hinanap ng pastol habang iniiwanan ang 99 na hindi naligaw. Kasiyahan po ng langit at kasiyahan ng Diyos ang bawat maliliit na pagbabalik loob ng mga tao sa ating pananampalataya. Sadyang tayong lahat naman ay naliligaw. May mga pagkakataong tayo nawawala sa kawan ng Diyos dahil sa ating mga maling desisyon, sa mga maling ginagawa, sa mga maliliit na pagkakasala, unti-unting inihihiwalay natin ang ating sarili sa kawan at pamilya ng Diyos. Pero sabi ng mabuting balita, gayon din naman, hindi kalooban ng Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Lagi pong gusto ng Diyos ang katiwasayan at kasaganaan ng bawat isa. Nasa sa atin na lamang kung paano natin tinatanggap ang mga biyayang ito ng Diyos. Ang bawat araw, mga minamahal, ang bawat bagong araw na binibigay sa atin ng Diyos ay patunay ng Kanyang pag-ibig. Araw-araw ay pagkakataon para tayo'y makabalik sa Kanya. Araw-araw ay pagkakataon para tayo ay makapagbalik loob sa ating mga mumunting kasalanan. Nawa po, hindi natin masukat ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na mayroon tayo. Bagkus, masukat at maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat araw, sa bawat buhay na ipinagkakaloob niya sa atin upang tayo ay laging magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Kanyang pag-ibig. Alam ng Diyos at gusto niya na sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkukulang, gusto niyang tayo'y laging makabalik sa Kanya. Kaya naman ang bawat araw ay pagkakataon upang tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Habang patuloy tayo naghahanda sa pagdating ng Mesiyas ngayong panahon ng Adbiyento at paghahanda sa Kapaskuhan, idalangin po natin sa Diyos na araw-araw maramdaman natin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng mga pangyayari, sa pamamagitan ng mga karanasan na araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong at sabihin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging kumikilala sa iyong pag-ibig. Hayaan mo pong sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa akin, sa mga pangyayari at karanasang aking nararanasan, ang pag-ibig mo ang aking maramdaman, maging patunay at paanyaya na ako'y laging makapagbalik loob sa iyong kabutihan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa inyong pagdalo sa pambansang Dambana, naway ingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa diwa po ng pagbabahaginan at kagalakan, kaya inaanyahan namin mamayang gabi para sa isang dinner for a cause, tulong sa mga gawain sa pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket lamang ang available sa ating opisina at pamisahan, kayo po'y magkakaroon na ng dinner buffet at concert mula kay Mito Yunting at ng The Drivers Band, kasama ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Suportahan po natin ito mamayang alas 5 ng hapon para sa mga gawain ng pambansang Dambana. At para sa patuloy nating fundraising project sa isang natatanging gawain ng pambansang Dambana para sa darating na Enero, may mga available pong kapiyo merchandise sa ating mga tindahan sa loob ng pambansang Dambana. Suportahan po natin ito at makiisa sa mga gawain para sa National Shrine. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa't biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Isusunod po ang pangumagang panalangin.